Hi everyone, welcome back to my channel, and for today's vlog I will be doing my review about the grapeseed oil from Zivine Organics. So madaming klase guys ng grapeseed oil, maraming klase ng brand ng grapeseed oil, but for me, since this is the Zivine Organics grapeseed oil, is a cold compressed kind of grapeseed oil, so that's why I need to purchase that kind of product from them. So for today, I will be giving you my thoughts and reviews about this product. So if you want to know it, so please consider watching. So hi guys, welcome back sa aking channel, and doon sa mga taong nakakilala sa akin, so hello sa inyo guys. And for those who doesn't subscribe on my channel, please do subscribe and watch my latest videos or my past videos for you to get to know me well. So for today, I will be having a review about this Zivine Organics. So ayan siya. So nakuha na grapeseed oil. So nakuha ko to kay Zivine Organics from Ms. Zoyeli. So they have their Facebook account and their Instagram account, and then I will just link it on my description box. So as you can hear, parang narinig niyo na siya, 'di ba? So nagkaroon ako ng review about the Zivine Organics, pero yun nga lang is the castor oil. So ito naman is the grapeseed oil. So ang grapeseed oil, guys, is a so yun nga, is doon sa hair loss guys, hindi ko pa siya natatry kasi hindi naman naglalagas yung buho ko. And then doon naman sa dandruff, hindi rin, kasi parang feeling ko hindi ako mahilig maglagay guys ng oil sa buho. So grapeseed oil is the oil that's extracted from grape seeds. It's non-comedogenic, or it means that it doesn't clog your pores. It is known to treat some acne. Yun nga, marami siya guys, as in benefits na makukuha pag pumili kayo ng isang grapeseed oil. And then, yun nga, ang grapeseed oil, this has a very high content of linoleic acid. So, what is linoleic acid? So, ito yung content kung saan mas tinitreat niya yung pagka, if you are a person who has a very oily skin, acne prone, and sensitive, so you must have to check out yung mga products na merong high content of linoleic acid. Kasi yun yung mas tumutulong para sa skin mo to combat oil sa face. Diba, marami na kayong information na nalaman na yung oil na marami natatakot dyan kasi nababother, kasi nga oily skin ka na, tapos ang ipapahid mo pa is oil din sa skin mo. So parang, diba, nakakatakot na mas nakakalag siya ng pores. Pero dito guys, sa grapeseed oil, hindi siya nakakalag ng pores kasi nga napaka-high ng content ng linoleic acid niya. So yung linoleic acid, yun talaga yung tumutulong para mas ma-less yung oil mo sa face. I tried this for almost a year na. So ito, bago na to. An expiration ito guys, even though walang nakalagay sa bote niya na kung kailan yung expiration niya. So ang sabi naman ni seller, ni Ms. Zoyeli, ang expiration date nito is from the time you bought it from them. Tapos binuksan mo na, and then yung kakount ka lang ng 1 year. So ito, pangalawang bottle ko na. And guys, hindi ko siya nauubos ng buong taon, as in napakatipid niyang gamitin kasi hindi siya guys malagkit sa face. Noong una ko siyang ginamit, wala akong naramdaman na parang lagkit effect. Actually, parang yun nga lang, medyo magtatagal. Siguro mga 5 minutes to 10 minutes. Parang dun lang ma-absorb ng skin mo yung oil ng grapeseed oil. Ng grapeseed. Mapapansin mo rin sa skin mo, dun sa kanyang, sa large pores. Especially for me. Kasi guys, napakadami kong large pores dito sa aking cheeks area at saka sa aking nose. Diyan talaga makikita ng malapitan na yung mga large pores ko at saka mga blackheads. So yun, dito ko lang siya especially nilalagay. So sa chin saka sa forehead ko, madalang ko lang siyang ilagay. Kasi dito, kasi guys, yung aking chin, dito talaga yung pinaka sensitive part or area ng skin ko sa face. So kapag meron akong hindi hiya akong product, kapag nilagay ko siya dito talaga nagtutubuan agad yung mga pimples.
And then when it comes to pimple naman guys, so hindi ko nakita yung effect niya sa pimples. So yun nga, nung first kasi ko siyang try, so of course, nagbasa-basa muna ako ng mga reviews about this kind of Zivine Organics ng grapeseed oil. Meron kasi silang Facebook page, so makikita mo doon lahat ng reviews na lahat ng gumagamit. So sa kanila, talagang effective, nabuwasan yung kanilang pimples, blackheads, whiteheads, ganyan. So for me, hindi ko guys nakita yung paglesen niya ng aking pimples at saka ng aking blackheads, saka ng mga whiteheads. Sa large pores ko, as in, makikita ko talaga siya na medyo parang lumiliit, nami-minimize na yung pores ko. Hindi naman talaga niya totally na-blur out. Kasi guys, kapag open pores ka na, like me, mahirap na talaga siyang mawala yung pagiging ganun. Then, pagdating mo sa mga dark spots, so yun, magaling din to kasi siguro sa mga paggamit ko, halos 1 year ko na siyang ginagamit, tapos naka-2 bottles na nga ako, nakikita ko rin effectiveness niya sa aking mga dark spots sa face ko. So, yan, makikita niyo, marami ako dyan sa chin, dito sa face, sa aking cheeks, saka yan, saka dito sa aking forehead. Pero ngayon, napaka, ano na, hindi niyo na yun masyado makikita dahil nga, laking tulong din talaga ng grapeseed oil. And then guys, na-try ko na din siya sa aking underarms, sa aking crack heels, sa aking varicose veins. So, doon sa mga area na yun, guys, you really need to be patient when it comes to applying this kind of product. Kasi hindi niya agad, syempre, totally maalis yung mga ganun, lalo sa chicken skin sa underarms. So, even me naman, wala naman akong chicken skin doon. So, for me to prevent it, kasi nga, hindi ako nagwa-waxing, ayoko ng waxing. So, plucking lang ako ng sa underarm ko. So, yun, after ko mag-pluck, ginagamit ko na lang tong grapeseed oil. And then, sa varicose veins naman, napaka-minimal lang din ng kanyang effect. So, kasi, guys, mavaricose talaga kami, lalo na yung mother ko. So, yun, doon ko siguro yun nakuha sa kanya, namana sa kanya. So, kitang-kita talaga yung mga varicose veins ko. Even though hindi pa siya malalaki, parang mga ugat-ugat lang talaga siya na makikita mo, na very, very visible lang talaga. So, yun, hindi ko rin nakita yung kanyang effectiveness pagdating doon. And for the crack heels naman, guys, yes, it's very true na lalo na kapag yung talagang super dry na ng heels mo, syempre, lalo doon sa mga tao na palaging nag-heels or laging prone talaga sa crack heels. So, yun, I will really recommend this grapeseed oil doon sa inyong crack heels kasi mas nakaka bigay talaga siya ng moisturization. Tama ba yun? Nakaka-moisturize talaga siya sa crack heels nyo para maging smooth at saka pala mo yun, parang malambot talaga yung heels nyo. Plus nga pala guys, mas maganda rin talaga dito. Dinilalagay ko siya under my eye bags. Yan, dito sa mga around your eye area. So, doon ko guys, mas nakita talaga yung kanyang effectiveness as in super, alam nyo, halos araw-araw, this past few days, even, parang, sige, sabi natin gabi-gabi talaga na, lagi akong puyat, halos minsan 2 a.m. na, 1 a.m., 2 a.m. na ako nakakatulog, and then, ito lang yung nilalagay ko talaga sa under eye area ko, and you, as you can see, hindi nyo masyado makikita talaga yung eye bags ko, hindi ko guys na nilalagay ng concealer as in, kahit na, hindi ko siya nilalagyan ng mga concealer or anything. So, yun talaga yung kagandahan ng grapeseed oil na talaga nalalighten niya or napiprevent niya na magkaroon kayo ng under eye circles. Kaya, sulit na sulit kasi, alam mo yun, marami kasi kayo mabibili ng mga product na pang under eye and mahal yun. So, ito naman, ang dami na niyang uses, tapos hindi nyo pa siya mauubos ng 1 year unless talagang inililigo nyo siya. May iba kasi, diba? Talagang as in punas dyan, punas dito. Yun kasi yung ginagawa ng iba kasi guys, nakaka-lighten din to talaga ng skin. Ibig sabihin, nakakaputi din siya. So for me, inihahalo ko to sa favorite kong lotion which is the Skin White. So yun, parang dun, mas nalalighten pa niya yung skin. And then guys, the ingredients of this grapeseed oil, of course, is this is a 100% pure organic cold press kind of grapeseed oil. So, ito naman guys, this has a 410 ml of content. So, yan.
So, yung madami na yun. So, this costs for only 250 pesos. So, 250 pesos plus the shipping fee. As far as I know, LBC yung kanilang courier at saka JRS. So, sa LBC, kapag in-express nyo, nasa 175 yung babayaran yung shipping fee. So, 250 pesos for the product plus the 175 for the shipping fee. So, ang babayaran nyo totally sa kay Ms. Zoyali. So, marami naman guys, resellers or sub-distributors si Ms. Zoyali. So, you better have to check it out. Malay nyo, meron na pala sa lugar nyo na nagtitinda nito. So, you don't really need na para magpa-shipping ng product. So, that's it guys for today's vlog. And I hope meron naman kayong napala dito sa aking bagong vlog. So, please, if you want or you like this video, please hit the thumbs up button. And please don't forget to subscribe to my channel. And then, of course, always I've said, all my social media accounts are linked down on my description box. So, if you want to reach me out, so just click on those URLs. So, see you guys on my next vlog. Bye!